Gusto mo bang yumaman? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verse 17, and I read it for you. As he was setting out on a journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon ng maraming pera, ng magandang bahay, ng magandang trabaho, ng isang asensadong negosyo? Ang lahat ng pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay bunga ng kanyang kagandahang loob. Hindi po masama ang kayamanan. Sa katunayan, ito'y palatandaan na tayo'y patuloy na kinakalinga ng Panginoon. Ngunit, huwag tayong magpabulag sa yaman. Ano man ang ating natanggap sa Panginoon, ano man ang biyayang ating nararanasan sa ngayon, ito man ay maliit o malaki, hindi ka man mayaman sa salapi, ngunit mayaman ka sa pagkakaibigan, hindi ka man mayaman sa material na bagay, ngunit ikaw ay saktong namumuhay sa araw-araw, nakakatanggap ng isang disenteng trabaho, may nakakain sa araw-araw. Lahat ng ito ay mga uring pagpapala ng Panginoon na patuloy niyang ibinibigay sa atin. At hindi kailanman nasusukat sa material na kayamanan ang pagiging tao mo. Sapagkat tayong lahat ay anak ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay sa Kanyang paningin, tayong lahat ay mayroong dignidad at kailangan natin itong pangalagaan. Ang mga taong nakatanggap ng maraming pagpapala, ang mga taong biniyayaan ng kayamanan na material ay hindi para sa kanila lamang. Sa katunayan, kapag malaki ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, malaki rin ang iyong pananagutan. You are a steward of the blessing that the Lord has given you. Ang biyayang yan ay hindi lamang para sa iyo o sa pamilya mo, kundi ang mga ito ay para rin sa iba. You ought and you need to share the blessings that you receive from the Lord. Be a blessing to other people. Higit sa yaman ng mundo, sana ilaan natin ang ating enerhiya, ang lahat ng ating lakas at panahon sa pag-iipon ng kayamanan na hindi nalulusaw, nawawala o nasisira. Ang kayamanan na tinutukoy sa ating pagbasa ngayong devotion na ito, ang kayamanan sa kalangitan. Mayroong isang mayaman na lalaki na lumapit sa Panginoon. "Panginoon, ano po ang aking gagawin upang mapasa akin ang kaharian ng Diyos?" Sinabi ng Panginoon ang mga batas, ang mga kautusan ng Panginoon, at ang tugon ng lalaki, "Ginawa ko po yan. Sinusunod ko po ang mga yan." At ang tugon ni Jesus, "O sige, umuwi ka sa iyo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap." Alam niyo po ang naging reaksyon ng lalaki? Nalungkot po siya. Ang ating tunay na tahanan ay ang kalangitan sa piling ng Diyos Ama. Sa kahuli-hulihan ng ating buhay, tayo po ay huhusgahan hindi sa dami ng kayamanan natin dito sa mundo, kung hindi sa yaman ng pagmamahal na ibinigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng biyaya. Hindi man po kami karapat-dapat sa mga ito, ngunit pinili niyo pong maging karapat-dapat kami. Naway maibahagi po namin ito sa aming kapwa at maramdaman nila na buhay ang iyong pagmamahal sa aming piling.
Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment po kayo sa video ng ito, and do not forget to share it with your family and friends. God bless you po.